Labis na ikinabigla ni Tricia ang ginawa ni Andrew. Ngunit mabilis naman siyang nakabawi. Itunulak niya ito palayo ngunit sa halip na bitawan siya ay lalong hinigpitan itong pagkakayakap sa kanya. Sinubukan niyang iiwas ang mukha rito ngunit sinapon itong kanyang baba. Sa pagkubumiglas niya, nawalan sila ng balanse kaya natumba sila sa kama. Andrew! Anas niya nang mapailalim siya sa malaking katawan nito. Stop! Hindi na niya natapos ang sasabihin. Dahil nang sumunod na sandali ay nakulong na muli ang mga labi nito sa mga labi niya. Nagtumigla siya subalit di hamak na mas malakas ito kaysa sa kanya. Madali nitong nahuli ang mga kamay niyang nagtatangkang kumalmot sa mukha nito. Inipit din ang mga hita nito ang kanyang binti upang hindi niya may sakatuparan ang planong pagtuhod sa pagkalalaki nito. Sa simula ay marahas ang pagkakadiin ng mga labi nito sa kanyang mga labi. Wala ni Katiting na pagsuyo ang sapilitang pangangkin nito sa mga iyon. Hanggang sa unti-unti ay naging masuyo ang mga halik nito. Nangihimok na tugunin niya. I want you so much. Anas nito. No. Mabuhay na pagtutol niya. Tila mas sarili niyang sinasaway niya kaysa ito. Sa laking pagkadismaya niya, waring may nabuhay na kung anong damdamin ang maigting na pagsimsim nito sa kanyang mga labi. Isang damdaming hindi niya naiintindihan at lalong hindi niya naiibigan. She tried to deny the delirious bolt of electricity that rushed through her body from the intimate contact. She tried again to push him away from her. Subalit lalo lamang isinisiksik nitong sarili sa kanyang katawan. Hanggang sa unti-unti na siyang bumigay sa sensual na pakiramdam. Wala na siyang sapat na lakas upang tumanggi. Unang kita pa lang niya kanina rito ay iba ng pakiramdam niya. She felt like she already knew him. Pero saan sila nagkita? Saan niya ito nakilala? Sigurado siyang hindi niya makakalimutan ang hitsura nito kung sakaling nakilala na niya ito. At ang ikinagulupan ng kanyang isip, she felt so secure within his arms. Stop him, Tricia. Dikta ng isip niya ngunit ibang ginagawa ng kanyang traitor na katawan. Damang-dama niyang kakaibang init na rumaragasa sa kanyang mga kalamnan. Oh my, ganito palang pakiramdam ng hinahalikan. Exciting! Ilang sandali pa, ay naramdaman niya ang dampi ng hangin sa kanyang nag-aapoy na balat. Nabuksan na pala nito ang mga botones ng kanyang suot na blusa. Almost reverently. Honey, you make me feel so hot. Bulong nito habang ang isang kamay ay nasa likod niya. Teka, stop! Huminto ito at tinitigan siya. You want me to stop? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Napalunok siya bago nagsalita. Yes. Naglakbay ang mga mata nito sa kabuuan niya. Hindi niya maiwasang mapasinghap sa ginawa nito. Sinungaling, pabulong na sabi nito. Alam nating dalawa at nararamdaman natin pareho na gusto natin ng isa't isa. So why do we have to fight it? Hindi yan totoo. Desperadang tangging niya. Ngunit kahit anong pilit man niya itatatwa sa sarili, ibang isinisigaw ng kanyang katawan. No, you want me just as much as I want you. At kahit hindi mo aminin, pretty soon, we'll end up appeasing this carnal hunger for each other. Isa pa, bayad ka na sa serbisyo mo, diba? Kaya huwag ka nang paikot pa. O baka naman gusto mo lang magpadagdag ng bayad. You bastard! Pinagsusuntok niya ito sa dibdib. Mabilis siyang ikinulong nito sa mga bisig nito. Kaya wala siyang ibang choice kundi tumigil dahil siya rin lang ang nasasaktan. Ngunit hindi siya mapigil nito sa pagtatalak. Sukdulan hanggang langit ang ilis niya rito. Kahit ganoon din katindi ang nais niyang paghahalikan ito.
Nais man niyang dugtungan nilang matamis na napagsaluhan, pero nagising na siya sa panaginip at bumalik na sa realidad. The man she wanted was a stranger. She felt ashamed because she acted so wantonly a few minutes ago in his arms. Good gracious, ang kapal ng mukha mo. You think I'm here to have sex with you? You're a jerk. And what would you like me to think? Sabi mo binayaran ka ng mama ko para magserbisyo sa akin. Anong ibig sabihin nun? Lalong nag-init ang mga pisngi niya nang lubusang maalalang sinabi niya. May ibang kahulugan nga iyon. Ipinapahawatig niyo na isa siyang bayarang babae. You stupid wako! I'm not what you think. Kung binigyan mo sana ako ng pagkakataon para magpaliwanag ng maigi, di sana, hindi ka para manyak na sumugod agad sa unang babae na nakita mong available. Natigilan ito. Anong itinawag mo sa akin? Hinarap niya ito. Saka namaywang muna bago nagwika. I said you're stupid, wako. Ilang sandaling napatitig ito sa kanya na para bang ngayon lang talaga siya nakita nito. That was you. May halong akusasyon ang tinig nito. What was me? You're just too full of accusation and judgments for me. And you think, ngayon pa lang tayo nagkakilala? Umiling ito. No. I'm pretty sure na ikaw ang babaeng yun. Ang babaeng ng agaw ng parking space. At ang babaeng na isahan ako magbayad ng bill. Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw yun. Tinawag mo rin akong stupid wako noon. Nanlaki ang mga mata niya nang maalala niyang tagpong binanggit nito. Oh my God! Hindi makapaniwalang sambit niya. Yes, it's me. Small world, isn't it? Tulala pa rin siya dahil sa nadiskubre. Kaya pala familiar sa kanyang hitsura nito. Dahil ito palang lalaking nakabanggaan niya 3 taon ang nakalilipas. Pinagmasdan niya ng maigi ito. Mas gumwapo ito. Kung noon ay payatot ito, hindi na ngayon. Sa laki at lapat ng dibdib nito, halata nag-iinsayo ito sa gym. He looked so manly and reducedly appealing. Kaya pala hindi niya nakilala ito. Simula kasi na makita niya ito, ay hinanap-hanap na niya ito sa lahat ng night spot na pinupuntahan niya. Lalo na sa club kung saan sila unang nagtagpo. Nagbabaka sakali siyang mag-cross muli ang mga landas nila. Ilang beses din kasi siyang sinurot ng konsensya niya dahil sa kapuryahang ginawa niya rito. Nagulat ka no? Sabi nito habang inaayos ang nagusot na polo. Alam mo bang ilang beses ako nagpabalik-balik sa bar na yon? Nagbabaka sakaling matsyempohan uli kita? Bakit? Namiss mo ako? Pili ang tanong niya pagkatapos isang tabing na daramang takot at karuwagan. Hindi. Gusto kitang sakalin sa ginawa mo. Anito. Humakbang ito palapit sa kanya. Huminto ito ilang pulgada ang layo mula sa kinatatayuan niya. Pero buti na lang at hindi kita nahagilap. Dahil mukha mag-i-enjoy akong singilin ka sa utang mo ngayon. On my terms. Wala kong utang sa'yo. That bill was your payment for humiliating me. I did not Naputol ang iba pang sasabihin nito nang biglang sumungaw ang ulo ni Lauren sa nakabukas na pinto. Kasunod niyon ay humakbang ito papalapit sa kanila. Nakangiti ito ngunit agad na napaalis iyon na makita sila. Hello guys! Halatang alanganing bati nito. I see the two of you have already met. Lauren, thank God you're finally here. Relieved na sabi niya. Akala ni Andrew, magkakilala kayong dalawa, Lauren? Nagpalipat-lipat ang tingin ni Andrew sa kanila ng kaibigan niya. What the hell's going on here? Is this a joke played on me? Yes, magkakilala kami. Trisha's one of my closest friends. Sagot ni Lauren na lumapit kay Andrew at ginawa rin ito ng halik.
kasabay ng pagbati rito ng happy birthday. Kapag kuwan, ay ipinaliwanag nito ang sitwasyon. Now, hindi ako dapat magsasalita dahil surprise nga ito ng mama mo. Kaso, Lauren, I tried explaining to him kung bakit ako nandito. Sabad niya. Pero itong monster na to, he thinks the worst of me. Akalain mong naisip niya na pumunta ako rito para makipag-sex sa kanya. What? Bulalas ni Lauren. Saglit lang iyon dahil nasundan din agad yon ng tawa. At anong gusto mong isipin ko? Buwalta ni Andrew. You said, and I quote, I'm your birthday present. Binayaran ng mama mong serbisyo ko. Okay, inaamin kong nagkamali ako. Sabad niya. Habang inuulit kasi nito ang sinabi niya kanina, hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya. Subalit parang walang narinig na nagpatuloy ito sa pagsasalita. Sinabi mong mahal ang serbisyo mo at marami naghahabol sa'yo dahil magaling ka sa profesyon mo. Sinabi mo pang isiningit mo lang ako sa aesthetic schedule mo. Kaya kasalanan mo kung bakit naisip kong... Hindi na nito na ituloy ang sinasabi at sinuyapan siya ng makahulugan. Ibang serbisyo palang tinutukoy mo. Tawang-tawang pinanood sila ni Lauren. Anong iningiti-ngiti mo riyan? Baling niya rito. Hindi mo ba ako tutulungan magpaliwanag sa mokong na to? Kung bakit tayo nandito sa bahay niya? Eh kasi kayong dalawa, parang aso't pusa. Saad nito. But you know what? Ang cute niyong tingnan. Bagay na bagay kayong dalawa. Pwede ba, Lauren? Pinandilatan pa niya ito. But deep inside her, hindi niya maiwasang kiligin sa sinabi nito. Napasuyap siya kay Andrew kung anong reaksyon nito. Nakangisi ito. Okay. I presume that you already know each other, right? Pumormal na ang boses ni Lauren. Anyway, nandito kami ni Tricia because literally speaking, ang serbisyo nga namin ang binayaran ng mama mo. Gusto ni Tita Elaine na ayusin itong unit mo. She hired an interior designer for you. At kami ngayon. Well, actually, si Tricia lang dahil sinamahan ko lang siya rito. Ginawa ng mama yon? Tila hindi makapaniwalang bulalas nito. Alam niyong gusto ko ng ganito lang hatsura ng unit ko ah. Andrew, pagbigay mo na si Tita. Gift niya to sa'yo. Wika ni Lauren. At isa pa, binayaran na niya si Tricia ng 50% in advance. Pabayaran ko si Camille ng doble. Huwag yun lang galawin ng unit ko. Anito, saka dinukot ang wallet sa likod ng slacks. I'm sorry, pero hindi ko magagawa yun. Taas noong tanggi niya sa alok ni Andrew. I gave your mother my word. Hindi ko yun maaaring bawiin. Besides, ikukonsulta ko naman sa yung gagawin ko mga pagbabago rito bago ko trabahuhin. Yes, right. At paano kung ayaw ko sa trabaho mo? Halatang pinuprovoke na naman siya nito para maasar siya. Di magdusa ka? Sagot niya saka umingos. Look guys, balik sa ganyan na naman ba tayo? Awat ni Lauren sa kanila. Naghihintay na si Tita Elaine sa baba. Ilang saglit muna ng katahimikan ang dumaan bago nagsalita si Andrew. Mauna na ako sa inyo. Paalam nito na humakbang na palabas ng kwarto. Pakilak na lang ng maayos dito. So, payag ka ng pagandahin kong pad mo? Pahabol na tanong ni Lauren bago ito tuluyang makalabas. Lumingon ito at tumingin kay Tricia. Okay, payag na ako. But on one condition. Ano? Sabay pa sila ni Tricia na nagsalita. Pag-iisipan ko pa kung ano yon. Ngumiti ito ng nakakaloko bago tumalikod. What a conceited jerk! Bulalas ni Tricia na makalabas na si Andrew. Hindi na niya napigilang hindi ilabas ang kinikimkim na inis.
Gosh, sa lahat ng lalaking nakilala ko, siya yung pinakikinaayawan ko. I hate that man. Bakit? Tanong ni Lauren na halatang pinipigil lang na mapangiti. Pinulot nito ang kamera na nasa sahig, saka ibinigay sa kanya. Ano bang nangyari kanina bago ako dumating? Kung alam mo lang, Lauren, he presumed I was paid to have sex with him. And, she prodded. Hindi siya nakasagot. Nag-init ang mga pisngi niya na maalala niyang nangyari sa kanila ni Andrew. I think he kissed you, and you kissed him back. Nagulat ako. Pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Hindi ko naman sinasadya ang lahat. Hindi pa kita nakikitang ganito ka-flustered. You like him, don't you? Hindi, no? Mariing tanggi niya. I hate the guts of that guy. Really? Tumaas pa ang isang kilay nito. Oo. Natatandaan niyo pa ba yung akinwento namin sa'yo ni na Yvette? Na nakainkwentro ako noon na lalaki sa parking lot ng isang bar? Na ipinahiya ako? At noong nagkita uli kami mismo sa bar, siyang pinagbayad namin ng bill. Saglit itong nag-isip. Wait, this was... What? 3 years ago? Nung college pa tayo? Tumango siya. Ibig mong sabihin, si Andrew ang nakabangga mo noon? Hindi makapaniwalang sambit nito. Yes, at naalala niya ako dahil tinawag ko uli siya na stupid wako kanina. Bumungis-ngis ito. Kaya pala pagpasok ko parang sasabog ang ilong ni Andrew sa galit. Parang ganun nga ang nangyari. Napapangiti nang sabi niya. Hopefully, you won't back on his commission dahil lang dyan. Of course not. Pagmamatigas niya, kahit yun ang unang naisip niyang gawin. Palaban ata tong kaibigan mo. Anyway, wala tong personalan, trabaho lang. That's the spirit, sis. Pang-encourage nito. So, tara na't makisalo sa party? Pinigilan niya ito. Lauren, hindi na muna ako sasama sa'yo. Marami pa kasi akong dapat isikasuhin. Pagsisinungaling niya. You know, I want to be prepared before I start working tomorrow. A knowing smile appeared on his Lauren's face. Right. Akala ko pa naman palaban ka na hindi ka magpapa-apekto kay Andrew. Ngayon para kang daga na naghahanap ng butas para makatakas sa pusa na naghihintay sa baba. Kasi baka mag-away lang uli kami. I don't want to create a scene. Nakakahiya kay Tita Elaine at sa mga bisita. Isa pa, kailangan ko mag-ipon ng sapat na lakas para sa susunod daming engkwentro ni Andrew. Medyo naubusan na kasaw ko ng ipambabato sa kanya. Paliwanag niya. Nakakadrain siya ng energy. Bukod sa ipinahiyag niya, ang totoo'y may karugtong pangrason yun na sinarili na lamang niya. Gusto niyang iwasan si Andrew dahil hindi pa niya alam kung paano niya ipakikiharapan ito. Ni hindi nga niya lubusang makuhang tumingin uli rito na hindi naaalalang halik na pinagsaluhan nila. Para sa kanya, hindi sapat ang ilang oras para makalimot sa nangyari. Lalo na at first kiss niya to. O sige, bahala ka. Masarap pa naman ang handa. Next time na lang. At kung maaari, sabihin mo na lang kay Tita Elaine na pasensya na. Bahala ko na kung anong rason ang ibibigay mo. Okay. Ani to. Hindi na siya pinilit nito at nirespeto na lamang ang kanyang desisyon. Pinatay nila lahat ng ilaw at siniguradong nakalak ang pinto bago nila lisanin ang unit ni Andrew. Sabay silang sumakay sa elevator at naghiwalay na lamang pagdating sa ground floor. Dadalo si Lauren sa birthday celebration ni Andrew, samantalang siya uuwi na. Subalit nakakailang hakbang pa lamang siya ay may tumawag na sa pangalan niya. Kilala niyang may-ari ng boses na yon, si Tita Elaine.
Takbo, Tricia! Utos ng kanyang isip, ngunit ibang idinidikta ng kanyang puso. Natitiyak niya makukonsensya siya kung patuloy niyang hindi papansinin si Tita Eileen. Bakit idadamoy niya to sa inis niya sa anak nito? Wala naman itong kasalanan. Kung anumang alitang meron sila ng anak nito. Isa pa, magmumukha siyang bastos at hindi edukada kung gagawin niya yon. Kaya pilit ang ngiting hinarap niya ang ginang. Hello ho. Sinanyasan niya itong lumapit. Halika sa loob, iha. Sabi nito. Ilang saglit siyang nanatili sa kinatatayuan. Pinapakiramdaman kung dapat nga ba siyang umalis o lumapit dito. Sa puntong iyon, nag-aatubili siya. Nakita niyang lumapit si Andrew sa ina nito. A smirk formed on his face. Damn! Piping mura niya. More or less ay alam na niya kung anong iniisip nito. Nagdududuwag siya. But damn, if you would show him that she was, kasabay ng paghugot na malalim na hininga, tinawid niyang distansya nila ni Tita Eileen. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!